kahapon ibinigay na po ang mga PID, ang ating mga senior citizen assistance, no, at kanina man nagsimula na yung ating PLM, no. Ito pong nakikita niyo sa screen, ito po yung maalala ninyo na ilan sa mga barangay na hindi pa nakakuha, nakuha na po nila ngayon. At natutuwa ko at yung mga taga Baseco na nanonood ngayon, ang inyong pong barangay official sa pamumuno ni Chairman Diana ay nagsuli po ng 2,053,000 pesos. Maraming salamat sa katapatan ng ating mga barangay na kapag sumusobra at wala na sa listahan yung mga nailista nila o hindi nag-i-exist yung mga nailista nila ay itong sinusoli nilang pera ninyo. At kapag the move na nagsusoli ang ating mga barangay official ay ito namang siya rin ginagamit natin at ipilit nating pinaabot sa mga hindi pa nayayakap o naabot ng pamalang lungsod. Kaya muli sa inyo sa Baseco at sana po gamitin ninyo sa tama yung mga pera na ibinigay sa inyo ng pamalang lungsod. Yan po ay mga buwis na galing sa mga taong nagtatrabaho, nakaluluwag. At yung buwis na yan ay binabalik sa tao through services. At nais kong ipaalam sa ating mga kababayang mahihirap na kayo ang madalas na nakikinabang sa mga buwis na binabayad ng ating mga kababayan. Kaya masakit tingnan sa iba at sa mata ng iba na kung saan yung itinutulong sa atin ng pamahalaan ay may ilang individual na nakukuha pang magsugal, magbingo, magsabong, and so on and so forth, pati magiinom. Kaya kayo tinutulungan ng pamahalaan dahil sa pagmamalasakit namin sa inyo. At yan ay isang pamamaraan na kung saan maibsan din namin na kayong sabi nga niya, if I'm not mistaken, sinabi po ni Pangulong Magsaysay, those who have less in life must have more in law. If I'm not mistaken, yun po ang sinabi ni Pangulong Magsaysay. Kaya po, sana po naman ang panawagan ko kapag kayo nakatanggap ng mga ayuda sa pamahalaan, ito po'y bagay na inyong pagpasalamat sa ating Diyos at sa ating mga taxpayer. So, muli po, yan po mga kababayan. At nakuha na rin ng Baseco ang pondo para sa mga senior citizen at PLM students at PWDs. At yung usaping PLM students, ngayong araw na ito ay nakatulong ho natin ang ating MTPB. No? Maraming salamat sa ating MTPB. Sila po ang ginawa natin ay mag-deliver ng mga ayuda para sa ating mga PWDs at sa ating mga PLM students sa buong Maynila. May mga barangay pa po na hindi nabibigyan today. Baka lang po hanapan nyo si Chairman. Ang tabayanan naman ninyo, amin pong ilalathala ang mga barangay bukas. Ilalathala ang mga barangay na nakatanggap na ng ayuda ng gobyerno para sa ating mamamayan patungkol sa ating mga PWDs at PLM students. At may awa ang Diyos, no, may awa ang Diyos, ay matatapos na rin ang listahan ng UDM students at grade 12 at mga solo parents. Pero ngayon po, inais ko munang pasalamatan itong ating mga MTPB. Although hindi nila trabaho yan, pero nakatutuwa po na sila po mismo, no, ay sila po mismo talagang voluntaryong tumutulong sa ating pamahalaan upang maghatid ng ayuda sa mga nangangailangan nating kababayan. Sa mga bata naman na nakatanggap ng 3,000 at 4,000, kung isipin ninyo mga bata, mas malaki pa ang nakuha ninyo sa mga matatanda. Hinihikayat ko kayo na gastusin ninyo ang salaping nakuha ninyo sa pamahalang lungsod na ipambili ng mga kakailanganin ninyo sa bahay. Itulong ninyo sa inyong magulang. Alam ko po, nami-miss yun ng gumala, nami-miss yun ng gumimik, o nami-miss yun ng mga bagay-bagay na dapat nai-enjoy ng isang bata. Pero marami pa namang panahon, mga bata. Marami pang pagkakataon. I think the logic behind why the city government addressed you and included you today
is for you to extend assistance also to your family, sa nanay ninyo, sa tatay ninyo, sa lolo't lola ninyo. Magkaganon man, mabalikan ko saglit ang tungkol naman sa UDM at mga grade 12 at solo parent. Umasa po kayo sa lalong madaling panahon kapag nailista natin ay naayos ang listahan natin, agad namin ipadideliver ito sa kani-kaniyang barangay. At para again, para sa impormasyon, ilalatala namin ang mga barangay na nakatanggap na ng mga ayudang nabanggit ko. Mga kababayan, tuloy-tuloy po ang ating Kadiwa Rolling Store. Bukas ito'y mailalagay sa Sampaloc ulit. No? At sa ating mga kababayan Sampaloc, bukas ng gabi ay magsisimula na po ang ating pinatutupad na executive order na kung saan ang buong Sampaloc ay malalagay sa hard lockdown. Kayo po ay hinihikayat namin na makiisa. At the end of the day, ito po ay mas ikabubuti ng lahat sa Sampaloc, mga kababayan, at sa buong Maynila. So tuloy-tuloy lang po yung ating Kadiwa store. At again, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng inyong pamalang lungsod in our own little way na tulungan ang mga estudyanteng na stranded dito sa lungsod ng Maynila. Sila po ay malayo sa kanilang mga magulang sa kani-kaniyang probinsya. Sa maliit nating kaparaanan, no? Katulad na rin ng ating mga street dwellers, homeless ay kinakalap at kinakalinga ng inyong pamalang lungsod.